So itapat nyo lang po, automatic na po siya maglalak. Ang lamig dito sa likod, may hangin. Can I try? Yeah! Mayroon na. Ang galing. Bago kami umalis, sabi niya, bye-bye yung day. Cause this is something that I wanna keep. Hi mga Aries loves! Pumunta tayo sa kabilang dulo. Pumunta kami sa may Baliwag, Bulacan. Excited kami kasi gusto namin makita yung mga sasakyan ng G-Tour. Dito na lang kakain sa sasakyan kasi malayo-layo ang biyahe. 2 hours. Yan, Aries loves! Andito na tayo sa G-Tour Baliwag! Let's go! Tatry kami ng mga sasakyan ng G-Tour. So, nagka-car hunting tayo ngayon and itry natin kung ano ba yung mga mauyo-offer na cars ng G-Tour. So, tara! Currently, ina-appraise ni Kuya Dandy, si Snow, kasi tumatanggap sila ng swap. So, if ever meron kayong current car, ayan, pwede kayong mag-visit sa G-Tour branches and i-appraise nila and makikita niyo kung magkano yung value na po pwede nilang ipasa dun sa car ninyo. Tinitingnan, parang kinukompute siya. Tapos yan, nag-iikot-ikot lang muna kami bago tayo mag-test drive. And ang gaganda ng mga unit ng G-Tour. So, puro sila mga SUVs, tapos meron din silang electric car. Itong nasa likod ko, electric car yan. Siya si Ice Cream, ang pangalan niya. Cute, di ba? 8 hours charging time to, if I'm not mistaken. Tapos tignan niyo yung interior niya. Di ba? Nakamatch din, baby pink din, powdery pink yung color niya. Tapos ayun to. Ang cute! Electric car siya and pwede siya sa highway. Ang cute, no? So, kung favorite niyo ang color pink, ayan, si Ice Cream MV. Ang ganda! Opo. Ito yung pinakabago nila, si T2. Tapos, ito naman yung mga SUVs lineup nila. This one is 7-seater, tapos ito 5-seater. Pero ito, consider as luxury car na siya. Malalaman natin mamaya pag tinest drive natin, tsaka tinignan natin yun doon. Pero tignan niyo yung color nito. Powdery blue siya. Ang ganda! Very unique yung color. Tsaka tignan nyo naman yung exterior pa lang niya. Ang ganda na, no? Lawin nyo na po si Miss Beverly dito sa Baliwag. Hi po, Ma'am Beverly! Good afternoon po. This is our 7-seater MPV, which is si X70 Sports, which is equipped na po siya ng halogen headlamps. Tapos, meron na rin po tayong daytime running light and fog lamps. Dito ma'am, sa tailgate po natin, automatic na po siya. Dito naman tayo, sir, meron din po kasi siyang special feature, which is, for example, ito po yung susi natin malapit sa inyo or nasa pocket nyo po. Hindi nyo na po siya kailangan i-unlock. Press nyo lang po itong button na to. Then, pwede nyo na po siyang buksan. Kung mapapansin nyo, two-tone po yung interior po natin. May touch po siya ng black and brown. Tapos, sir, sa pag-adjust po natin ng upuan natin sa driver's side, electronic na po. 6-way adjust. Pwede pong front, backward, yung sa sandalan po natin, and yung height po ng upuan. Kaya po siya tinawag na 6-way adjust. Digital na po yung infotainment natin. Mix sunroof po, ma'am. Wow! So, ito po yung button sa pag-adjust po ng cover ng sunroof po natin. Po si dashing natin. Sa start po tayo sa front, kung mapapansin nyo po, ang headlight po natin is LED na po siya. Tapos, isa po sa pinakamaganda po kay dashing, kung mapapansin nyo po, yung daytime running light natin nandito na po sa taas. Equipped na rin po siya, ma'am, ng automatic tailgate. Ito po yung mattings na kasama po niya. Function naman po nito, bukod sa pwede po natin pagpatungan, if ever po na may mga importante po kayong gamit dito sa trunk, hindi po siya makikita dito sa ano, sa salamin po natin. Po yung susi natin. Ang tawag po sa susi natin is Rubik Cube. Yes. Pwede po natin siyang i-start using this key, ma'am. Press nyo lang po na isang beses yung lock, then long press nyo lang po itong button na to. Within 5 seconds po, mag-i-start na po siya. Take note, ma'am, naka-open na rin po yung aircon yan. Para if ever po na nabilad po yung sasakyan po natin, pwede nyo po siya munang i-start sa labas para at least
malamigan po yung interior po natin. Equipped na rin po siya ng keyless entry. So, once na nasa bulsa nyo po yung susi, press nyo na lang po itong button na to, automatic na po siya mag-unlock. Dashing, equipped po siya ng 8-way adjust, which is pwede pong forward, backward, then yung sandalan po natin, pwede po natin siya i-adjust, pati po yung height po ng upuan. Then, lumbar po, pwede rin po siya nating i-adjust yung lumbar po natin. Sport type cart, leather seat na po siya. Papansin nyo, wala na po siyang ganong pindutan. Lahat po, nandito na po sa infotainment po natin. Kung camera 360 po natin. So, pwede nyo po siyang gawing 3D. Pag tinilt nyo po siya, makikita nyo po yung surroundings niyan. Hindi lang po siya basta camera lang, for safety picture din po siya. So, ito pong si Jetour Dashing, equipped rin po siya ng ventilated seat. Kung mapapansin nyo po, meron po tayo mga buttons dito para sa upuan po natin. Pagka in-open po natin siya, mapapansin nyo po ma'am, meron pong compressor na na-open dyan sa upuan nyo. Ang lamig dito sa likod, may hangin. Can I try? Yeah! Meron nga. Ang galing. Once na na-reach po niya yung 0 kph, naka-hold na po yung sasakyan po natin, hindi na po siya aandar. So kahit alisin nyo po yung paa nyo sa brake, naka-hold pa rin po siya. Hindi nyo na po siya kailangan dalhin pa sa neutral para hindi po nakababan yung paa natin sa brake. Makikita nyo po yung ambient light po natin. Pwede nyo pong palitan yung kulay po na ambient light. Nasaan siya? Ito ma'am. Ito po. Tapos ma'am, dito pa meron din. So, ito naman po ang bagong kalalabas lang po namin na Jetour T2. Nilaunch lang po siya last May po sa Manila International Auto Show. Kung mapapansin nyo po, lahat po ng headlight natin, LED na rin po siya. Then itong logo po ng Jetour na to ma'am, pagka po sa gabi, umiilaw po yan. Ito naman sir, sa trunk, ganito po ka-spacious po yung trunk natin. Nuggets! Nice nuggets! So if ever naman po na mahilig po kayo mag-adventure or camping, meron po tayo mga cup holders po dito. So itapat nyo lang po, automatic na po siya maglalak. Dito naman sir, ito pa rin po yung button natin ng mga windows sa pag-unlock and lock ng windows po natin. Then kung mapapansin nyo po dito, equipped na po kami ng Sony na speaker. Meron po siyang special feature na pwede nyo pong isave yung seats na gusto nyo po. Dito sa gauge panel ma'am, digital na rin po siya. Kung mapapansin nyo po, equipped na rin siya ng paddle shifter po. Pwede nyo po siyang gawing manual or automatic mode. Ito yung driving mode po natin. Si T2 meron po siyang 7 driving mode, which is si normal mode, snow mode. Wow, may snow. No, meron po. May snow mode. Mud mode. Rock mode. Pag maluba, kataray. Eco mode. Then lastly, ito pong X mode. Si X mode naman po, once na naka-enable po siya, automatic na po siya mag-a-adjust depende sa road condition po natin. Camera 540. Kung mapapansin nyo po, mas wide po yung camera angle po natin. Pati po yung sa taas natin, kitang-kita ma'am. Ang ganda na white. Ayun yung LED. Atay, patagay tayo na, uwi na tayo. Test drive na kami, mga ears labs. Tapos nakapumas na yung kanyang sabi. Bago kami umalis, sabi niya, bye-bye Hyundai. Hindi pa bye-bye na. Ano ko yan? Iwi na natin? Oo naman. Oo naman ito si Sky. Uwi natin. Ito si Dashing. Ganda na ano niyo, yung seat niya. Ito na nga po at lakda na po ang ating bebe boy. Ayan, at nag-enjoy kami.
parang alam niyo yung pakiramdam, parang kailan lang din naghahanap kami. Ganun pa rin yung pakiramdam ngayon, yung excited ka makita. Tapos lalo na syempre pa-advance ng pa-advance yung technology, maa-amaze ka. Kanina ang nakapagpa-amaze sa akin, una yung sa Silya talaga. sa upuan ng dashing. May ano siya, mapresko siya. May lumalabas na hangin. Amazing. Tapos ano pa ba yung mga na-amaze ako sa kanya? Nagandahan din ako sa LED light kasi nga syempre aesthetic siya. Tapos ang nagustuhan ko pa dun is yung ano niya, yung upuan niya. Alam niyo naman ako, more arte sa upuan. Ang ganda kasi yun yung, alam niyo kasi naalala ko, yun yung color ni Storm. Ang ganda. Puti siya na parang meron siyang bahid ng light gray. Ganon. Ang ganda niya. Tapos, isa pa na nakapag-amaze naman sa akin is yung Tito. Grabe. Yun yung pag-adventurous ka. Mas bibilhin ko yun kasi dun sa mga kasabay niya. Kasi syempre, ang laki ng mga price difference kasi dun sa ibang mga brand, di ba? Pero not to compare naman, syempre, hindi ko pa naman na-try yun. Pero ang ganda niya, ang taas niya, lalo na kung ang pupuntahan mo is yung parang mga magma-mountain hiking ka talaga, pang sabakan sa Mapambagyo, ganyan. Parang ang sarap niyang i-drive kasi hindi siya mahihirapan ng laki ng kulong. Tapos yung music, ang ganda ng music nun. Ano po ba mo? Na-elibs ako doon. Basta ang ganda, nakakatawa. So, thank you so much, Jetour, for inviting us na mag-test drive, tapos tignan yung mga sasakyan nila. So, ang appraisal kay Snow namin ay 150. So, pwede namin siyang i-trade-in. Ibibigay namin si Snow sa kanila for trade-in. Mababawasan yung total price ng unit ng 150,000. So, yun. Kasi parang ang gagawin nila is buy and sell. Ayusin nila si Snow, tapos ibibenta ulit. So, ayun, malaking bagay din siya, lalo na kung ayaw nyo na sumakit yung ulo nyo kakahanap ng buyer, o pwede nyo nang i-trade in yung current na sasakyan ninyo para malaman nyo kung magkano yung pwedeng maibawas sa bibilhin yung sasakyan. So, ayun, nanghingi rin kami ni tatay ng mga brochure. Sabi, mga brochure. Tingnan namin ni tatay, syempre. Wala namang masama kung tayo ay maghahanap-hanap, ganyan. Wah. At pag umukay yung finances natin, alam nyo na. Malay nyo, let's claim it, manifest natin, gawa natin na yan, diba? Ang sikip, diba? So, meron din sila yung X70 Plus. Ayan, nakita ko to sa online eh. Ito naman, 7-seater siya. So, ayan, tingnan natin kung saan tayo dadali ng tadhana. Pero in fairness, ang ganda ng mga unit ng Jetour. So, I highly suggest, kung naghahanap kayo ng sasakyan, itry nyo din magbisita sa mga showroom nila. So, yeah. Nene Gut, ayun, hindi sinasabi may business siya. Oh, may nakabot salon. 500! Nabitsahan ko ang galing. So, ayun, pauwi na tayo. Ilang oras, tay? Nasa 3 oras din ang uwi namin. 3 oras. Sayaw ka muna po dun. Wala pang traffic yan. Yeah, wala pang traffic yan. Napakalayo. Dulo-dulo tayo. Kain tayo ng balut tsaka penoy sa biyahe. Penoy na lang. Penoy. Ayun, umuro ng penoy, 3-4-20. Baka alam mo niya ni Dragon. Kain na tayo ng penoy, dinamihan na ni tatay. Sarili daw nila tong farm. Sa farm siya lumaki. Sa farm siya nag-aral. Ng penoy. Sa habit. Hindi na tuwang ng balut. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around.